Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be rated high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travelance insurance plans. Travel with Travelance. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pansit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. DollarSmart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan, narito na ang pinalawak na coverage ng Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balitang nasagap ng aming news team para sa linggo ito. Mula sa Slit Balitaan ng Philippine News Canada dito sa British Columbia, kasama ang aming mga field reporters and news correspondents. Ako po, si Liz Roxena. Hatid namin sa inyo ang mga may init na balita at mga isyong kukompleto sa inyong masaya at masaganang araw. Ako po, si Melanie Berno. Mga balitang magbibigay impormasyon sa inyong lahat. Kami ang boses ng mga Pinoy dito sa Canada. Ako po si Sierra Castor. Isang araw na naman na puno ng intriga para sa inyong lahat. Mga balitang kontrobersyal na sumasangkot sa mga paborito ninyong showbiz personalities at ipagfestahan. Ako po si Charlene Ocampo. Ito ang Philippine News Canada. Nigeria, malapit nang ideklara ang kontrolado mga aspiring candidates galing sa iba't ibang samantala ang kinuadmin sa isang masayang konti. May isang linggo pa kayong natitira pa. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. Philippine Independence Day celebration sa Lower Mainland dinumog ng mga Pinoy. Philippine basketball team nasungkit ang ginto sa SEA Games. Dance video na isang retired na guro sa Suri viral worldwide. Alam mo, Menay, sa kabila ng pangungulila ng Pilipinas sa SEA Games, nasungkit pa rin ng national men's basketball team ang ginto. Wow, galing talaga. Pero alam mo, kasi basta basketball, magaling ang Pilipino dyan. Oo nga eh. Narito ang report. Sa kabila ng mga injuries ng mga manlalaro at hindi magandang standing ng Pilipinas sa SEA Games na ginanap sa Singapore kamakailan lang, masaya pa rin ang mga fans ng ating national men's basketball team dahil nasungkit nito ang ginto sa nasabing palaro. Sa score na 72-64, natalo ng Gilas Pilipinas ang Indonesia na pumangalawa sa overall standing ng basketball tournament sa SEA Games. Sa kabuuang 18 basketball events, 17 dito ang napanalo ng Pilipinas. Ang panalong ito ng Pilipinas ay nagpakita lamang na ang bansa ay siya pa ring hari sa basketball sa Southeast Asia. Ito ang 29th na gintong nakamit ng Pilipinas sa nasabing kompetisyon. Ngunit sa kabuuang resulta, nanatili pa rin nasa 6 na pwesto ang Pilipinas ikumpara sa ibang bansa na kasali sa SEA Games na pinanguna ng Thailand at sinunda naman ng Singapore, Vietnam, Malaysia at Indonesia. At para naman sa may kaugnayan sa 117th Philippine Independence Day celebration ng mga Pinoy sa Canada, ginanap nung nakaraang linggo ang flag raising ceremony sa Vancouver City Hall. Balikan natin ang mga naging kaganapan sa nasabing okasyon sa lungsod. Isang flag raising ceremony ang ginanap sa Vancouver City Hall kamakailan na inorganisa ng nasabing syudad. Ito ay sa pagbibigay pugay sa araw ng ating kalayaan na kanilang ginagawa taon-taon.
Dinaluhan ito ng mga leaders ng iba't ibang Filipino organizations dito sa Lower Mainland at ng ating mga kababayan. Pinangunahan ito ni Vancouver Mayor Gregor Robertson at ni Consul General Neil Frank Ferrer. Magandang hapon ho sa inyong lahat. It's Mayor Gregor Robertson here at City Hall where we raised the Philippine flag to celebrate Philippine Independence Day. Proclaimed this week Philippine Independence Week in the City of Vancouver. Thanking the Filipino community for all of their contributions to Vancouver, our great city and country, and wishing you all a happy Independence Day. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Vancouver. I'd like to wish a very happy Philippine Independence Day to mark the 117th anniversary. It's a great celebration. We see more celebrations across BC, across Canada. I think the Filipino community is really playing a bigger role and has more to come. So enjoy the festivities, everybody. Dinumog ng libo-libo mga Italian Canadians at mga turista ang isa sa pinakamalaking multicultural events dito sa Canada. Ito ang Italian Day Celebration na ginanap dito sa lungsod ng Vancouver noong nakaraang linggo. Narito ang report. Isa sa pinakamalaking cultural summer festival sa Vancouver na inabangan ng marami ay ang Italian Street Festival na ginanap sa Commercial Drive dito sa lungsod. Ito ay dinaluhan ng libo-libo mga Italian Canadians at mga turista sa British Columbia na taon-taon namang dinudumog ng mga residente at mga spectators sa loob na ng mahigit 50 taon. Tampok sa nasabing street festival ay ang iba't ibang mga food showcase, art exhibits and performances, mga fashion shows at marami pang iba. Ang nasabing okasyon ay inorganisa ng Italian Day Festival Society sa pakikipagtulungan na rin ng The Commercial Drive Business Society, the Italian Cultural Center at ng Vancouver Multicultural Society. Ayon sa pahayag ni Senator Miriam Santiago, si Vice President Jejomar Binay ay maaaring ma-impeach dahil sa hindi pagsagot nito sa mga corruption charges na binabato sa kanya at sa kanyang pamilya. Gaano ba katindi ang pinsala ng skandalong ito sa reputasyon ng Vice Presidente ng Pilipinas? Pinahayag kamakailan ni Senator Miriam Santiago na ang hindi pagharap ni Vice Presidente Jejomar Binay sa Senado upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya ay isang dahilan para siya ay ma-impeach. Betrayal of public trust. Ito'y sapat na dahilan para maihatag ang impeachable offense kay Binay dahil sa tinatayang overpriced na 2.28 billion pesos na halaga ng Makati Car Park. Ang hiling ng taong bayan ay nararapat lamang na patunayan ni Binay na siya ay inisente sa ibinibintang sa kanya para malinis ang kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng pagdalo sa imbestigasyon ng Senado, ang mga katanungang ito ay magbibigyan ng linaw para sa publiko. Para sa ilang mga importanteng Pinoy personalities sa Lower Mainland, ang pagdiwang ng Philippine Independence Day ay hindi kompleto kung walang special na celebration at pagtitipon. Kaya naman isang masayang gala night ang inorganisa para ipagdiwang ang ika-117th Philippine Independence Day dito sa BC. Narito ang special coverage ng PNC. Isang napaka-successful na gala night ang naganap dito sa Pan Pacific Hotel Crystal Ballroom. Sa muling pagkakataon, nagsama-sama ang ating mga kababayan upang ipagdiwang ang ating Araw ng Kalayaan. Ito'y inorganisa ng United Filipino-Canadian NBC sa pakikipagtulungan ng Philippine Embassy. Dito'y makikita natin ang makukulay at napakagagandang tradisyon na kasuotan ng ating bansa at nagkaroon din ng programa na talaga namang nagbigay saya sa lahat. Ito rin ay dinaluhan ng mga politiko at negosyante dito sa Lower Mainland na sumusuporta sa ating komunidad. Panoorin natin ang napakasayang okasyon na ito. Binabati ko po lahat ng kababayan natin ng isang maligayang araw ng kalayaan. Isa pong napakandang gabi nito na inorganize po ng United Filipino-Canadian Association in British Columbia, Gala Night Dinner. At kami po ay nagagalak na kasama po ngayong gabi, and it's a great gathering. We have representatives from the federal, provincial, municipal levels of government, and also a congresswoman from the Philippines. So we're all celebrating the Philippine independence this evening, and of course the friendship between the Philippines and Canada. So maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you very much. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa lahat ng events
lalong-lalo na sa Pista ng Bayan sa Ilocan at sa dinner gala dito sa Pan Pacific Hotel. Sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan, at sa lahat ng mga asosasyong sumuporta sa atin, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo. Magandang gabi at Happy Independence Day to all. Happy Independence Day from the Ateneo Alumni Association of BC. Happy Independence Day! Ako po si Congresswoman King Swansing ng 1st District ng Nueva Ecija. Binabati ko po ang lahat ng aking mga kababayan dito sa Canada ng isang maligayang kalayaan ng Pilipinas. Hangad ko po na kayo ay nasa mabuting kalagayan at sana po ay mahalin po natin ating bansa, ang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Happy 117th Independence Day to all the Filipinos here in Vancouver, BC, and Canada, and of course, the Philippines. This is Richard Abarquez greeting you all. Happy Philippine Independence Day, Philippines and Canada. Maligayang arawan at kalayaan. Thank you. So I'd like to offer a very happy Philippine Independence Day on the occasion of the 117th anniversary. It's a great celebration, a terrific gala night, and we're really seeing the Filipino community come out in big numbers. So it's a terrific day. Hello, mabuhay to all. My name is Wei Young. I'm the Member of Parliament for Vancouver South. And on this 117th anniversary of the Philippine Independence Day, I want to congratulate all Filipinos and Filipinas for being here in Canada, for celebrating this fabulous, fabulous occasion. And to also say that it is Canada's 50th anniversary of our flag. So happy Independence Day. I look forward to seeing all of you at many more upcoming community events, and for saying thank you and mabuhay. Hi, my name is Harjeet Sajjan. I'm the Liberal candidate for Vancouver South. I want to wish everyone in the Filipino community a happy Independence Day. Your compassion, your caring is something that you have shown in Canada. I am truly proud to be part of the community and to share in this wonderful festivities with all of you. Salamat po. Magandang gabi po. Ako lang po ay bumabati ng Happy Independence Day sa ating lahat ng mga kababayan, maging mga hindi natin kababayan. Ito po isang mahalagang araw para sa ating lahat. At nagpapasalamat din kami sa mga kababayan nating nakipagtipon-tipon ngayong gabi. At tangalan po ng konsulado, salamat po sa inyong lahat. At magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat. Ito po si Mike Kalingo, bumabati po sa lahat ng Happy Philippine Independence Day, 117th anniversary. Sa organization ho ng United Filipino Association of BC, congratulations. A very successful event here in Vancouver. At magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Filipino event. Again, Mike Kalingo po, salamat po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa lahat ng sumuporta sa ating Philippine Independence Day Gala. Gala actually. And Happy Independence Day 2015. Greetings to the Filipino community, everybody. Happy Independence Day. We're proud to be Filipino here in Canada. Life is fantastic. Congratulations. Let's celebrate our independence. Let's celebrate our strength. Our strength as a nation and our beauty as a people. And congratulations, everyone. 117th. Happy birthday, pretty much. Happy Independence Day to all the Filipino-Canadian. And congratulations to the organizers of this gala night. It's very successful. Congratulations to the United Filipino-Canadian Association in BC. Happy Independence Day! Happy Independence Day! Good evening, ladies and gentlemen. It is now we are here on the Paul Packer in the Pacific Hotel celebrating the Independence Day, the gala night for Independence Day. Here in Vancouver, and oh, congrats para sa ating congratulations sa lahat, and may God bless us all next year. PNT Idol's monthly finals ng Rayford Media Group nagpakitang gilas sa Richmond International Night Market noong nakarang linggo ng gabi. Silipin natin ang kanilang masayang musical showdown sa report na ito. Ang matagumpay na monthly finals ang naganap sa Richmond International Night Market noong nakaraang Sabado.
Pinakita ng mga contestants ang kanilang galing sa pag-awit na nagpahirap sa mga judges sa pagpili ng kampyon. Laking kasiyahan naman ng mga nanonood dahil nagpakitang gilas din ng mga dating kampyon ng Pinoy New Talent o PNT Idol. Kaya sa huli, upod ng saya ang lahat. Narito ang highlight. And with that amazing performance, we'd like to welcome you to Pinoy New Talent Season 7. Now here at the Vancouver edition of the PNT Grand Finals, the prizes at stake is a round trip ticket to the Philippines and $1,000 in pocket money. She's better than you hold your hand to school, but I'ma show you how to graduate. Go with you, and I will get around. And it looks like good, dope. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queenie key dominant, prominent. It's with Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley and pull up in this Ferrari. Yes. This is our third concert in 2 days. Yes, and we're very lucky tonight because this is the first time we're having an audience. Yes. Give yourself a big hand. I died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. For the second runner-up for open category is Marisha Ortega.
award. For our champion, be awarded by, Mr. Ray Fortaleza. Our first champion is Miss Diane Digon. It's a tie. The second champion for open category is Vermonica Arceliana. I'm feeling good. Yeah. Before the competition, I was feeling very nervous. Yeah. I practiced about 20 minutes each day, just repetitively singing the song. Oh, pretty good. Yeah. Yeah, actually, I'm really nervous. I keep on singing every time. I just do it for my mom. Thank you. I'm just singing in the shower. So while you're setting up for the trivia game, Feeling nervous. What about now? Yeah, I feel pretty good. Like, sing and relax. Like, my parents, yeah. 10 years old. And who are your singing idols? Sam Smith, Katy Perry. Eto si Yara, exciting na balita to para sa ating lahat kasi naging viral ang video na to sa YouTube. Oh, ito ba yung tungkol sa hip-hop dance video na isang retired na guru sa Northway Secondary School? Yes, tama ka dyan si Yara. Pero sino ba mag-aakala na magiging global sensation tong si Madam Teacher? I know, napakagaling niya. Ikaw ba, marunong ka mag-hip-hop? Hindi, I wish. Anyways, napakagaling niya. Kilalanin natin siya sa report na ito. Isang 60-year-old na guro sa Surrey High School na si Shirley Clemens ay sumikat at pinunang kagalakan matapos sumikat ang kanyang video habang nagpe-perform ng hip-hop dance routine. Noong January, ipinagdiriwang ni Clemens ang kanyang huling taon bilang dance teacher sa pamamagitan ng pagsayaw ng hip-hop routine sa kantang Uptown Funk by Bruno Mars na sinamahan ng rapping, breakdancing at head spinning kasama ang kanyang mga estudyante sa North Surrey Secondary School. Kahit na lumipas na ang mahigit na 6 na buwan, ang video na ito ay patuloy na nagiging headline sa buong mundo pagkatapos ilagay sa website ni Ellen DeGeneres kung saan ito ay mayroong 2.4 million views. Simula noon, ang video na ito ay na-feature sa Time, CBS News, Paris Hilton, The Today Show, at Billboard, Pivotal at 17 magazines. Sabi ni Clemens ay napagdesisyonan niyang mag-perform sa Outbreak ang annual dance competition na kanyang inumpisahan noong siya'y 19 anyos pa lamang. I thought to myself, this year I'm really going to show them what I've got, ang kanyang sabi. I'm going to show them that this woman can really dance. Ibang chika naman ang pag-uusapan natin this week! Silipin natin kung sino sa mga kilala nating mga Pinoy celebrities ang pinakamayayaman sa Pinas para sa taong 2015. Ikaw, alam mo ba kung sino ang kasali sa top 10 richest celebrities in the Philippines? Gusto niyo bang malaman? Ako alam ko na! Kasali kaya ang idol mo dito? Well, check in na lang sa Showbiz Balitang ito! Sa inilabas na listahan ng top 10 richest celebrities sa Pinas, halos hindi nakatakataka kung sino-sino sila mga kashar. Pero syempre, ang ilan sa kanila ay talagang nabibilang sa angka ng mayayaman. Kaya naman silipin natin kung gaano ba talaga ang net worth nila. Narito ang aming countdown. Ang pang-10 na si Vice Ganda ay tinatayang nasa 50 to 100 million pesos na ang net worth niya. Wow, bongga! Ang pang-9 ay si Senator Bong Revilla na tinatayang umaabot sa 100 million pesos. Ang pang-8 ay si Congresswoman Lucy Torres na nasa 100 million pesos din. Ang pang-7 ay walang iba kundi si Chris Aquino na nasa 120 million pesos naman. Ang pang-6 ay si Bossing Vic Soto na umaabot sa 150 million pesos.
Ang panglima ay si Ricky Reyes na nasa 200 million pesos na tumataginting. At ang pang-apat ay ang star for all season na si Batangas Governor Vilma Santos na umaabot naman sa 300 to 500 million pesos. Is star for all season ka talaga, Ate V! Ang pangatlo ay si Willie Revillame na tinatayang umaabot ang net worth niya sa 500 to 600 million pesos. Ang pangalawa naman ay si megastar Miss Sharon Cuneta na umaabot ng laman sa 1 billion pesos. Wow! Mega ka talaga! At ang pang number 1 ay walang iba kundi si, naku naman, syempre ang ating pambansang kamao na People's Champ, si Congressman Manny Pacquiao Pacquiao na umaabot sa 5 billion! Grabe! O ayan, alam niyo na kung sinong pwede niyong lapitan para sa mga donasyon, mga ka-Shar. Naalala niyo ba ang ating Miss Community Bulletin? Angel Garcia. Yes, siya ay engaged na ngayon kay Mark Eisen. Yan ang pinakamagandang balita para sa linggo ito, di ba? I know. Yeah. Congratulations! Wow! Angel and Mark. Alam mo siya na, Melay, mm-hmm. yung gala night na ginanap sa Canada Place last week, very successful talaga. Oo oh, nga, yeah. I heard. Signed down na kapunta. Saan ulit ito? Sa Canada Place yun. Sa Canada yeah. Place, yeah. Tipid, isang pagtitipon yun ng mga local organizations at mga politicians. Yeah. Yeah. So, congratulations talaga sa organizer ng gala na ito. Yeah, napaka-successful. Yeah. At bago lang po kami magtapos, nais po lang namin pasalamatan ang aming sponsor, ang Cabalet Suites Restaurants and Catering. Ang sasarap ng mga pagkain. Yes, maraming salamat po. At dito naman po, nagtatapos sa aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga issue, komento o balitang nais ibahagi sa aming programa, maaaring mag-email naman po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kaming nagagalak na magpatuloy na maglingkod sa inyong lahat. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo para sa isa na namang edisyon ng aming programa. Sana'y nakapagdulot kami ng saya sa inyong lahat. Mabuhay tayong mga Pinoy sa Canada. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aming programa. Hanggang sumuli. Ako po si Lazar Oxena. Ako po si Melanie Bernal. Si Yara Castor po ang inyong lingkod. Ako po si Charlene Ocampo. Ito ang Philippine News Canada. $99 App Store. Located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pansit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be really high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelers? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travelance insurance plans. Travel with Travelance.